tanong sa bahay namin at tinutol nila, akala mo cash nila sa akin. Kasi, naiimang questions sa loob. Sa dami na to, parang hindi yan nila natulungan pala sa for everything. Ito ang tingin niya. At yan, parang hindi nila ako. May dahil. Hindi naman ako. I want to myself and let me go story. Magsimula yung exam. I was crying sa para mag-exam. Tapos pagbigay ng exam paper sa akin, naiyak ako lalo. Nabablanko ako. Naramdam ko ang natira sa akin. Pangit ba ako? Pangit ba katawan ko? Kapalit-palit ba ako? O doon? Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat! Another Monday. Hala, uy, Monday na naman. Ang bilis ng panahon. Kahapon pala hindi ako nag-vlog dahil nagpahinga ako. Char! Sinasabi ko lagi sa sarili ko na day off ko every Sunday. Pero ang ending, hindi din naman ako nakapagpahinga dahil nag-edit lang ako ng video whole day. Ay, hindi man whole day. Nag-edit ako half day until 1 a.m. Nag-e-edit din ako ng mga videos ng kapatid ko dahil nagka-cover siya, nag-gitara siya. So, ako yung nag-upload ng mga videos niya. Kung hindi nyo pa na-follow yung accounts ng aking baby brother, lalagay ko po yung link niya sa description box. Sana po suportahan nyo ang aking kapatid. Thank you so much. At anyway, it's already 12. Kanina pa ako gumising, gumawa na ako ng breakfast para kay Nico. And then ngayon, magluluto ako ng lunch. Nandito si Nico sa bahay, nag-home office siya. Nag-request siya ng buffalo wings. So, buffalo wings yung aking lulutuin ngayon. Hindi ko alam na gusto niya buffalo wings. So, hindi ako nagpalabas ng karne. Kasi akala ko gusto niya ng tofu. Mayroon pa kasi siyang tofu dyan. Inisip ko, gagawin ko siyang binagoongan pero tofu yung gagamitin ko. Tingnan nyo naman yung aking chicken. Oh. Frozen na frozen pa siya. I-defrost ko lang to para maluto ko na. Habang magpapadefrost ako ng chicken, i-ready ko lang yung mga ingredients. Nakapaghiwa na ako ng manok. Binry ko lang siya sa cold water. Ito na yung wings. Konti lang siya dahil isang pack lang siya ng I think 500 gram na chicken or 1 kilo ba to basta. Tapos yung wings, hinati ko siya. Ayan. Ito yung partner niya. Sana ganito kalaki yung mga wings. Itong part lang to yung gustong gusto ko na part sa wings. Then, naisip ko since hindi to magkasya sa amin ni Nico, dahil si Nico ay hindi nabubusog ng ganito wings. Hiniwa ko na lang din itong aking drumsticks. Hindi ganong makain si Nico ng chicken. Ito siya, ang drumstick, tapos hiniwa ko lang siya para ma-butterfly siya. Butterfly cut ba tawag dito? Basta yung ganito siya para manuot yung lasa talaga. Hindi ako magtitimpla ng sarili kong mix or anong tawag doon, butter. Ang gagamitin ko is eto, pang malakasang crispy fry. Eto, galing pa to kay RC. Pinabili ko pa to kay RC dahil nakalimutan kong bumili neto galing sa Pinas. Pag nauwi akong Pinas, dapat hindi ko makalimutang magdala ng crispy fry dito. Kasi medyo may kamahalan to dito eh. Ala, magpapainit pa pala ako ng oil. Wait lang. Konti na lang pala yung oil namin. Ayokong gumawa ng sarili kong breading mix. Mas bet ko ang lasa ng crispy fry. Dito mag-gush siya. But in case, meron pa rin ako isa dito. I-coat ko lang itong chicken wings. Diretso ko na itong i-coat. Hindi ko na siya lalagyan ng itlog. Nalaman ko to kay RC. Dati kasi pag nag-fried chicken ako, binabasa ko itong mixture. Tapos, nung nagluto si RC ng fried chicken, ang crispy nung kanyang chicken. Sabi niya, ginanito lang daw niya pagkaluto. Parang diretso na siya ba? Kaya since then, kinopya ko na yung method ni RC.
Alam nyo ba, hindi nasasayang yung breading mix sa akin. Kasi ginagawa ko siyang gravy. Nalaman ko lang din sa kapatid ko, dun sa side ng papa ko. Nalaman ko lang yung technique niya. Ang sarap-sarap ng crispy fry na ginawang gravy as in. Make sure lang natin na i-coat siya lahat. Next time, itatry ko din yung coating na basa tapos dry. Chickens. At mainit na din to. And we'll fry. Unahin kong i-fry itong drumsticks. So guys, tinig ko, pinagsain ko ng rice. Double fry natin to. Ang cute ng pagka-butterfly. Papalamigin ko lang to. Saka ko siya ibalik sa pag-fry. Luto naman na to sila lahat pero gusto ko lang siya i-second fry. Gusto ko muna siya i-try. Ang sarap. Kahit na crispy fry lang yung nilagay, masarap siya. Nagugutom na rin ako eh. Habang nag-aantay ako na mag-cool down itong chicken, magluluto na lang din ako ng sauce. Ito yung lutuan ko dahil maraming oil yung isa. Pwede naman yun yung gamitan ko pero kailangan ko pang i-second fry yung chicken. So, ito na lang. Itong oil na to ang gamitin ko para mag-fry ako ng garlic. Meron ako dito nahiwa kanina na garlic. Feeling ko ang gagamitin kong sauce is itong sriracha. Hindi na lang to since nakasealed pa siya. Tapos ito, uubusin ko na lang. Sayang kasi pag binuksan ko pa yung banana ketchup. So, mainit na siya. Uy, natatakam na ako ng bonggang-bongga. Nagugutom na tuloy ako. After kong gumain ng isa, parang nagutom ako. Isutay lang natin ito saglit. Then, maglagay tayo ng sriracha. Ito yung lagi kong niluluto sa probinsya namin dahil ito lagi nire-request ng kapatid ko. Yung kapatid ko nasa Cebu ngayon, yun yung nagre-request neto. Naalala ko tuloy. Meron kasi karanasan yung aking kapatid. Sabi ko sa kanya, since mahilig siya sa buffalo wings, tuturuan ko siya kung paano gumawa. Tapos nung naghihiwa siya, nahiwa niya din yung kamay niya. Konti lang yung hiwa niya pero madami yung dugo na lumabas. Natatawa ako sa kapatid ko. Nag-hyperventilate siya. So ayun. Anyway, ilalagay ko na itong sauce. Ubusin ko lang ito. Meron ako ditong extra hot. We'll see kung manghang ba talaga ito. Parang naamoy ko na yung anghang. And then, sugar. Tansya-tansya lang itong akin. Maglagay na lang kayo ng sugar kung feel nyo sobrang anghang. Then, paminta. Hindi na ako naglalagay ng asin. Tikman ko siya. Uy eh. Sobrang anghang. Hala, ang sipa niya. Ito yung masarap. Sumisipa siya talaga. So, lagyan natin siya ng konting sugar pa dahil medyo maanghang pa siya.
Ready na to. Ipalit ko tong dalawa. Kasi mamaya na to eh. Then, initin ko to ulit. Mainit na to. Ilagay ko na ulit itong chicken. Para lang mas crispy siya. Wait lang na. Ilagay ko na lahat ng chicken dito sa sauce para mag-coat na siya. Kung ilalagay mo na siya sa sauce, dapat malakas yung apoy para hindi siya saging. Sana naman kasya tong sauce na ginawa ko kasi feeling ko parang konti ng sauce na ginawa ko. Na-try ko din kasi dati marami yung sauce na nilagay ko. Pero hindi na siya masarap dahil nangingibabaw yung lasa ng sauce. I think okay naman siguro itong sauce na ito. Yan, okay na siya. Yay! Yan na siya, oh. Ito na yung kay Nico. Ayan siya. Ihahatid ko to sa office dahil bawal ko ipakita sa inyo yung seminar nila. Nagsiseminar siya sa itaas. Naihatid ko na kay Nico yung pagkain niya. Ito naman yung akin. Meron ako dito yung cucumber. And then, sour cream. Ayaw ni Nico sour cream. Mga unta. Nag-video call kami ng kapatid ko. Mga on. Kaon. Pwede kang manok pero bawal ang fried. Kailangan ko dalira itong makuha. Kaon sa ane? Oo. Kaon ni mo. Kaon. Hindi akong kamukaon man. Kaon mo. At siya pwede mo kaya ang tanong na. Alugbati. Ay, ito na. Put da ang pulo ka okra ha. Kaya na. Kinilaw at talaba. Kuha ang kabuok. Lima. Nung nagko. Ay, sige, lima ka okra o lima ka talaba. O, lima ka tuway. Challenge wala, bisag unsa man ang gingon. Magpakuha ko kuha ni kuya ni mo. Sasing, tuway. Ay, wala mo kong challenge. Manlok, gani ko na. Anong siya guwati good? Nadla po ko guwati. Gilantan ba ako lang gitsahan ko guwati sa classmate. Dakugi ko gubag. Hanto drone, di ko kalimot siya ang pangalan. Buwang kayo, asa nakatugibot ako sa Ginoo. Pagkausip isda. Himala, nangingi ulit siya ng kanin. Sabi niya, sobrang sarap daw. Ta-da! Ay, hindi ko na masuot yung mga relo ko. Kasi lahat sila umiikot na kasi lumiit yung wrist ko. Malaki na sila sa akin since nag-lose weight ako nung nagkasakit ako. It's already 5:28 PM. After kong kumain, pumunta ako doon sa itaas, sa isang couch. Meron kaming couch sa kwarto namin. Yung couch namin dito, leather siya, malamig siya dito. So, doon ako nagtatambay kasi hindi malamig yung couch na yun. While nagpapatulog ako sa kapatid ko. At tulog na siya. Actually, kanina pa siya tulog. 4 PM. Nag-isip ako kung magla-live ako pero sobrang late na so hindi na lang. At yung sabaw ko dito sa kusina, inayaan ko siya dahil nga nag-video call kami ng kapatid ko. At ako ngayon ay maglilinis ng aking kalat dito. After this, kailangan ko na talagang magtupi. Bukas na ako maglalaba. Meron pa akong labahan doon pero bukas na lang yun. Nanood din ako ng vlog ni RC kanina. Hello RC! Nagmukbang siya ng Filipino breakfast. Sabi niya sa amin, sa GC namin, sabi niya, naubos na daw nung nanghingi ako sa kanya. Pero sa video, hindi pala naubos. RC, you're so bad.
Kung hindi nyo pa pala na-subscribe si RC, ililive ko yung link ni RC sa description box. Anyway, lilinisin ko lang to. Ito yung uunahin ko pala, yung hinugasan kanina. Magpa-music tayo para gana yung ating paglilinis. I realize the best, cause I think it's hard. So much to believe in. You know you can't fool me. Lost in love and I don't know much. Oh. You get to be what you wanted. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know I'm gonna tell you everything. Every time I see you on the rays of the sun, or I'm screaming through the waves in your hair. Yeah. I don't live in it all. It's doof, man. Crazy. Nagtitipid siya ng plato siguro. So, share lang kami. Meron pa akong tira doon na wings, yung favorite part ko, pero nilagay ko siya sa freezer. Dahil bukas, magluluto ako ng eggplant. At kinain niya ang mga drumsticks. So, naubos niya yung drumstick. 5 pirasong drumsticks sa kanya. Kung baguhan kayo sa channel ko, si Miko, wala siyang problema kung ano yung way ko, pagkakain ako. Like, nakataas yung paa ko, nagkakamay ako, wala siyang problema doon. Sinasabi niya lagi sa akin, kung saan ka nasanay at comfortable, okay daw siya. I told him that you're okay when I eat with my fingers and... Pasun da zuge. Ang filet, sa suge, es na sis mala filet maha. So, at filet bites or the filet balls or the filet cubes, anyways. Cubes. Kapuila. Di pa ako tapos mag-upload sa Facebook. Nag-edit ako pang reels tapos uploading na siya. It's already 10:40 PM at si Nikwin hindi pa din natutulog. First time niyang magtagal dito
sa paglalaro. Since wala naman din akong ibang gagawin, mag-i-edit na ako. But before ko i-end itong vlog, kung meron kayong mga questions, kung meron kayong mga suggestions, kung ano yung video na gagawin ko, please let me know. Leave a comment below. At we'll see kung magagawa ko ba siya. Kanina pala, after kong naglinis doon sa baba, nagtupi ako kaagad. Kung napanood nyo yung vlog na naka-stripe na long sleeve, kung napanood nyo yun, makikita nyo doon yung nakatambak na tupiin. Tapos ko na siya. Meron ako doon kailangang planchahin. Pero yung mga towels na yan, di na yan kailangan planchahin. Yung mga t-shirts ni Nico, uniforms niya. Crumpled siya masyado. At ayaw ko siyang tupiin nang hindi naka-plancha. Kasi ako pag naglilinis ng bahay, inaaraw-araw ko siya. Like, pag every Monday, yung mga CRs yung lilinisin ko. Tapos, every Tuesday, sa kusina ako. Ngayon kasi, hindi ko siya nagagawa. Kasi marami pa akong mga ginagawa. At gusto ko ding tapusin yung basement namin. Kasi sobrang gulo ng basement namin. Uy, nakakainis na talaga siya. Hindi ko pa kasi matapon-tapon yung iba naming gamit or yung mga gamit na hindi na kailangan kasi hindi pa tapos yung aming entertainment room, hindi pa tapos yung aming laundry room, hindi pa tapos yung extra room para kay Nico dun sa mga kaik-ikan niya. Wala pa akong maitapon talaga. Hindi ko pa siya masegregate ng maayos. Well, nakapagtapon naman na ako last year. Pero gusto ko kasi na mas kumonti pa yung mga gamit namin. Nandun din sa basement yung ibang gamit dahil hindi pa nga nasimulan itong aming second floor. Yung 3 rooms at saka 1 bathroom sa itaas. Hindi pa siya nasimulan. Kaya nandun pa yung mga gamit sa baba. Hindi ko pa ma-transfer. Well, sinang kung ano yung mga malilinis ko pa. I hope papanoorin nyo pa rin yung aking mga vlogs and I hope nag-i-enjoy pa rin kayo. But don't forget to leave a comment kung ano yung masasuggest nyo na content at kung ano yung gusto makita nyo sa vlog ko, yung kaya ko lang. And if ever meron pa kayong mga questions, just leave a comment below. At kung hindi nyo pa ako na-follow sa iba ko pang social media accounts like TikTok, Instagram, and Facebook, ilileave ko yung link sa description box. Or you can just search at Libian. Thank you so much guys for watching. If you enjoyed this video, please like and share. If you did, leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Camping. Tschüss, my chats. Good night.